Can I be your superhero? Superhero. Welcome to Mobile Legends. And guys, kamusta kayo? Ngayon naman, ang ano natin ngayon is non-meta tanks. Di ba yung nakaraan is meta tank? So ngayon, may mga nag-request na paano ba maipapasok yung non-meta tank? Paano naman yung mga non-meta tank na hindi ginagamit? Siguro yung mga non-meta tank na yan, siguro ginagawan siya ng combo eh. Hindi siya masyadong ginagawang prayo kasi hindi naman siya kailangan. Lalo na ngayon guys, ang laro ngayon is invade. Kung sinong mag-invade, yun yung panalo. Kung sinong mawala ng buff, yung nahihirapan din makahinga. So, eto guys, kung gusto niyo yung non-meta tank ipasok nyo, kailangan maging defensive kayo at kumuha kayo ng magandang support. Kasi hindi naman pwede kunyari, eto, non-meta tank, isa, unahin natin, si Mino. So, eto si Mino, what if kung may Valir sila? Diba? What if kung may Valir sila? So, dun papasok yung tinuro ko nakaraan, support by support counter. So, ayun na nga. Pag nag-Valir sila, nahihirapan si Mino dun, counterin nyo yung support. So ayun, doon papasok to. Ang pang-counter sa support na yun, either Luyi. Magandang combo yun ha. Mino Luyi guys. Ang magpa-partner talaga ng combo dyan is support. Kasi nga, 1-3-1 yung meta ngayon is 1-2-2, pwedeng 1-3-1. So, ayun nga, kung gusto nyo ipasok si Mino, kumuha kayo muna i-last pick nyo na yung tank na to. Kasi hindi naman to, hindi naman to meta eh. So, pagka-prenayo nyo to, isipin ng kalaban, ay, ano to, ganto. Pero, siguro pwede nyo rin pala i-pryo to. Tapos counterin nyo lang yung support. Kasi matik naman pag nag-mino kayo, magbabalir yung kalaban eh. So, ayun na nga. Counterin nyo lang. Last pick na lang yung support. Tapos, ayun. Pagka-combo ng SS neto, tapos combo ni Luyi, o yun, wala nang galawan yun. Second skill, first skill ni Luyi. So, doon mo siya mababasok sa Mino. So, ayun yan. Next na tayo. Ganun din sa iba. Ganun din sa iba, guys. Kung mag-i-invade sila, counterin nyo lang yung defensive invade kayo. May mga rotation naman ako na counter invade kung mapapansin nyo dun sa mga old videos ko. And next is Belleric. Ito si Belleric guys, alam naman natin to na buff siya, na rework. Yes, oh, totoo na rework siya, pero yung unang Belleric is pang counter niya talaga is Claude talaga. Kasi pag nag-SS si Belleric, walang bago si mga physical, diba? So ito naman, nabago yung SS niya. So pag ang SS naman nito is parang overgrowth ng Dota na si Trend Protector, di ba, ng Dota, parang ganun. So, ayun na nga. Ganun din dito, guys. Mabagal to si, pero mas mabilis siya pala sa second skill. Pag nag-second skill ka, mabilis siya. Pero, more on good setup sa mga Belleric user dyan. Yan, shoutout sa inyo. Pero, yun nga, kailangan nyo to ng, kunyari, siguro, Faela combo na ito, eh. So, ganun din papasok, guys. Kung gusto nyo talaga itong Belleric na to, kasi meron naman talaga tayo na napupusuan na hero eh. Kahit hindi meta or meta. Basta kung gusto nyo yung hero, yun talaga i-spam nyo, diba? Pero asahan nyo guys, sa higher tier, walang gumagamit ng Belleric. Siguro kung nasa lower tier kayo, legend, mythic, legend, epic, uso naman to. Okay naman to. Hindi naman ako ganun sa hero to kasi syempre nalagay ito sa ML. Kaya ibig sabihin na useful siya. Pero kailangan lang ng tandem guys. Kung kaya nyo nga ipasok yung mga non-meta na hero, tapos maganda yung teamwork nyo, so magiging meta siya. Doon iisipin na tao, ay pwede pala yun. Doon kayo gagayahin ng tao. So kung mahilig kayo sa Belleric, Tigreal, yung mga ganyan. Dito malay sa Belleric guys. So ganoon din yun ah. Pag hinipick nyo to, tapos nag-hype. Siyempre kasi guys, yung ang tank talaga, pag nakita ng isang tao, ay ito pang counter niyan. Pipick sila ng Valir. Siyempre ganoon. Diba? Pipick sila ng Parsa. Pero hindi naman sila kailangan mag-parsa dyan. Kasi pag nag-parsa sila tapos nag-Belleric ka, pwede na kayo mag-Rafa Belleric. So solid na yun. So sustain yun. Last na sustain, movement speed, follow-up setup. Katulad ng pag-SS ni Belleric, SS ni Rafaela. So goods yun. Kung hindi nila kinounter yung tank mo, ibig sabihin, pasok na pasok lahat ng skill nyo. Yun na. So okay na tayo sa Belleric. SS parang overgrowth lang yan. Tapos first skill yun. May delay lang yung first skill yan, di ba? Ayan. Flicker SS, pinakamaganda dyan. Ayan, mga non-meta tanks, guys. Tapos, ano pa ba? Siguro itong Francon, may nagko-comment din. Bakit hindi ko daw ginagamit si Franco? Sige, bully natin. Mahuko to. Promise. Ayan, sabi ko sa inyo eh. Ayoko gamitin tong Franco na to eh. Kasi bago nagka-Franco, nagkaroon muna ng Honda. Ito, may mahuko ko.
May mahuhuk ako. Nice one, Levi. Kitang-kita ko. Ang ganda ng SS mo. Mas maganda ka pa kay Dexy. Bakit hindi ko inaano fine-feature sa tutorial? Eto guys, si Franco. Isa rin siya sa non-meta. Pero si Franco, malaking tulong siya. So, masasabi mo na si Franco malakas mandelay. Makuha ng mandelay ng buff, mambuset. Pag nakadelay ka kasi ng hero, parang si Grock rin to guys. Kaso nga lang guys, kaya hindi namin to ginagamit. Kasi nga, nagagamit ko siya pero hindi naman ako ganun gagaling gumamit sa kanya. Pero alam ko siya gamitin. Pero may mga Franco user dyan na pag nag-hook, calculated na nila yan, bilang na yan, nagmamat na yan. Yan, mga ganyan, charot lang. Siyempre, ayun na nga guys, pwede ka mag-hook ng blue, ng red, makadelay lang yung kalaban, success delay yun. Kasi, sila, ikot yung buff, tapos madedelay sila ng farm, habang nag-farm yung marksman nyo. Ayun guys, yung mga Franco user dyan, yan, shoutout din sa inyo, na madalang magagaling mag-hook, yan, mga na-hook na mga girlfriend tsaka boyfriend nila. Ayan. Mga naka-hook. Tsaka guys, ayan. Yung Franco guys, malakas din yan man-def. Lalo na kunyari, pag nasa na kayo, critical condition na kayo. Tapos, na-hook, naka-hook ka, nadala mo sa tore. O yan, nagde-defensa kayo. So, ayun yung makakakuha siya ng comeback. Si Franco. Okay din siya guys. Pero ayun nga sa mga Franco user. Okay naman to guys, si Franco as a support. Tapos, kuha kayo ng main tank. Pwede rin kayo kumuha guys ng kasi ito hindi naman to makakasama sa ano eh sa marks mo kasi walang protect to eh, more on ano to eh, more on setup to eh, more on ano eh, pangkuha ng kill, pangkukuha ng hero skill, ganun. And next tayo nan meta tank. And guys, syempre alam niyo naman yung Tigreal, alam niyo naman yung maganda ring combo talaga to si Tigreal pag nakakuha, lalo na guys mag-revamp na siya or may sabi mo mag-iiba na yung skill niya, mas pinaganda pa. Pag nag SS ka, pwede ka mo ipay flicker para mahatak, ang daya no. May mga nakita akong combo niyan sa YouTube. Ayun nga guys, itong Tigreal, mabagal siya. So, more and the more setup to, hindi siya masyadong zone setup kasi pag nakita nila na si Tigreal ay bumubuelo, alam nila magsiset siya. So, ayun na nga, kailangan bush gaming to. Tapos, ayun ulit, kung magkukuha sila ng Valir, kasi ayun talaga guys yung mga pang-counter sa mga mabagal na hero. Alam nila kasi na mabagal yung hero ng Tigreal, Valiran nila. So, ganun ulit guys, panoorin nyo ulit yung support ko. Pag kinounter ka ng Valir, counterin nyo si Vlam ng Parsa, Cecilio, ay Parsa, Cecilion, tapos Louie, mga ganun guys. Ayan. Pwede magsama Tigreal, Lolita, solid din yan. Pagka SS ni Tigreal, setup ni Lolita. Pero ayun nga, mag-usap lang yung dalawang tank. Tank support dapat mag-usap dito. Pag gagamit kayo ng non-meta tanks, ang magkakamot talaga dyan is yung tank and support. Ayan. Kahit ano, yung marksman kasi magpa-farm lang yan yung mage kasi may setup lang naman maganda. Kaja Lunox, kaja Gusion, mga dating setup na ganun. Pero ngayon kasi, ang setup ngayon sa 1-3-1 is dalawang support tsaka tank. Ayun na nga. So, ito pa. JS, guys. Si JS, guys. Ito. Asahan nyo na magbabalir ulit yan. Ngayon ka talaga kasi yung pinaka main point na mga ano eh. Valir ulit yan. Kung gusto nyo, guys, na hindi kayo mahirapan pag gusto nyo mamboset talaga na ano, kunin nyo na agad si Valir. Ayan. Kunin nyo agad si Valir. Sabihin nyo sa support nyo. Kunin mo si Valir para mag-JS ako. Ayun nga, yung mga JS user dyan, shoutout sa inyo. Ayun na guys, ang gagawin lang ni JS dito, room talaga. Magandang setup din to ni JS, gulat gaming to. Pag may nakasakay sa kanya na kaya kumombo. Pero yun nga lang guys, okay naman si... And ito nga, pabor nga yung kay JS yung room eh. Kasi nga, pwede siyang umikot na matagal kasi naka-room naman siya. Hindi naman niya kailangan ng XP, nagkakaroon siya ng XP tsaka gold. Yan, dependent naman dahil nga sa passive ng mask. So okay siya, i-combo nyo lang siya talaga huwag nyo isip, si JS, okay, sige. 1-3-1 kayo. Si JS, paikutin nyo lang. Okay lang yun. At least na yung core nyo may kasama na isa. Wag nyo iiwan na mag-isa na yung core nyo. Yun na lang yun. Kung gusto mo mag-JS, dapat yung isang support nyo nakadikit lang sa core. Para 1-3-1. So, maganda ang JS sa 1-3-1 guys. Hindi, mahirap sa 1-2-2 kasi nga body-body ang 1-2-2. Babadiin mo yung marksman, babadiin mo yung mage. So, ayun. Ayan nga, JS guys, okay rin to. Ayan. Sa 1-3-1, okay siya. Ayan. Depende sa meta nyo. Kasi may mga gusto talaga gumamit ng JS, ano pa ba? Gatot, ginagamit kasi siya offlane, hindi na siya masyado ginagamit ng tank. Wala na siyang mana bar, pero pwede pa rin siyang gawin tank.
Pero more and often siya ginagamit ngayon sa amin. Sa rank namin. Baksha guys, ayan, ginagamit din talaga to eh. Si Baksha guys, kina-counter ang ginagamit lang naman si Baksha pag maka-counter ka ng Esme, di ba? Esme or mga regen na Estes, mga ganun, matataas yung regeneration, Uranus. Pero hindi naman talaga sila pang-counter doon. What if kung nag-Baksha ka, tas nag-carry yung kalaban, mahihirapan ka? So, kailangan guys, ano yun talaga? Pag nag-Bruno naman sila, okay lang din. Pero kailangan wag lang pa early. Yeah, masakit pa rin kasi yung Bruno, tsaka mga Granger. Tsaka wag lang mapatay. Yeah, maganda yung Baksha, Revit, okay siya. Ganon din ang setup nun guys, kung 1-3-1 kayo, si Baksha, Roamer, o manasabi mong ikot lang ng ikot sa mapa, tag-spatter, yung ginagawa ko sa Grak, tinitignan ko lang saan yung kalaban, para makabuelo yung marksman, makapag-farm. Yun lang guys, yung isa ulit, support, body lang ulit. Lahat ng meta, non-meta tanks sa mga gamit nyo yan, kung tama lang yung positioning nyo, yan, kaya sabihin nyo sa kasama, mag-support ka. Yan, kung gusto mo, bag-valirin mo na agad, pero yun nga lang, siyempre, alam naman natin may pang-counter sa Valir. Baka mag-luyo sila, Parsa, may hirapan si Valir. So, ayun na nga, mas maganda talaga, kina-counter nyo talaga yung support. Kung gusto nyo talaga gamitin yung hero nyo, ayun na nga guys, kailangan nyo body-body. Baka 1-3-1 ulit to, body-body ng ano, body sa funnel nyo, tapos yung Baksha roaming. Yan na nga guys, okay naman yung Baksha. Okay rin to, ginagamit ko nga rin lagi yan. Yan, ababang non-meta tanks. Yan natin. Hindi mo kasi manasabi itong tank to si Balmond eh. Ginagawa siyang offlane ngayon. And okay naman siguro lahat na ginagamit na. Okay guys, pang 1-2-2 talaga to, ginagamit ko pa rin yan kaya okay pa rin siya. Yan, ano pa ba yung mga non-meta tank? Ayun lang siguro guys. Turin lang muna. Support. Yan, ayun lang muna guys yung mga non-meta tank talaga na hindi mo nakikita sa vocabulary ng ML sa MPL. Pero magagamit nila yan guys. Depende talaga sa ano sa rotation na gagamitin niyo, sa combo na gagamitin niyo, sa setup. Alam niyo naman sa Dota guys, lahat 'yon nagagamit talaga, lahat ng hero doon, meron silbi. Yan. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa nanonood. Maraming salamat sa nag-comment nito na na gusto mo malaman 'tong meta tanks. So, comment below lang kayo kung ano mga gusto niyo yung content or ano gusto niyo malaman. Iko-content natin yan. So, syempre, maraming salamat sa solid natin editor, si Daddy Shark. Huwag niyo kalimutan i-like and follow yung YouTube niya. Yeah, maraming salamat sa inyo, Honda Beast.